Ito ang abandoned convention center sa Paniki, Tarlac. Binuo ito noong 1974 at mahigit 15 years na itong abandonado. Sa kadahilanan daw na may boksingerong pumanaw dito mismo sa gitna ng kanyang laban. At dahil matagal na itong abandonado, ay may mga kwento-kwento na dito raw tumira ang mga kaluluwang na disgrasya sa highway na nasa tapat nito. Ito'y nagre-resulta sa hindi maipaliwanag na pangyayari at kakaibang pagpaparamdam sa pagsapit ng dilim. At ngayong gabi, lilibutin namin to at gagawa ng paranormal investigation para malaman kung ano nga ba talaga ang mga kababalaghan sa lugar na to. Oh my gosh! Choy, tumatatlo! Maapat! Watch! Choy, may katawan sa ilalim, oh. Parang nakaiga. Nababawian ang buhay na hindi nila matanggap yung kaluluwa nila dito doon nag-i-stay sa abandonadong building. May tumakbo dito, eh. Nakakulay white. Pakiramdam ko, bata yun, eh. Mayakmakbang. Pilipino ba tong kausap namin? Pinoy! Sino tong kasama namin ngayon? Oh, tinan mo, gusto niya makipaglaro. Oh. Ang word ko lang, puro laro. Oh. Yan, grabe oh. To. Gusto lang niya makipaglaro. Are you the one who's playing? Umiyak na bata. Umiyak na bata? Ikaw ba yung batang nagpakita sa akin kanina? Nailabot ako. Yan yan naman. Bago tayo magsimula ay alamin muna natin kung bakit nga ba nakakakilabot ang convention na to. Gano'ng katagal na po itong abandonado? Kasi yung last event na ginawa rito, yung boxing tournament, kung hindi ako nagkakamali, mga 2006 or 2008, nasa Pagitan na yun. Tapos after po nun, na-abandonado na itong lugar na to? Opo. Based po kasi dun sa tournament na ginanap dito, nagkaroon kasi ng accidental na hindi sinasadya yung boxing tournament. Meron po kasing isang contestant po na namatay po, pinakamadaling salita. Pagkayari nga po nung tournament na yun, nagsimulang ma-abandon. Siguro mga nasa Pagitan po ng between kalahati ng 15 years, may ginanap kasi dito school na dito nag-camping. May mga nararamdaman daw po silang kakaiba habang nandito sila sa loob ng building. Kasi ito pong lugar ng building na ito, ito po yung Apulid MacArthur Highway sa labas. Accident prone area po yan. Lahat po ng mga taong nababawian ng buhay na hindi nila matanggap yung kaluluwa nila, dito daw po nag-i-stay sa abandonadong building. Dito sila nag-iipon-ipon. Dito sila nagsistay and more than 15 years ng abandonado, most likely po marami na talaga dito pagsapit ng gabi. Minsan nga po yung mga bandang magtatakip siling pa lang, may mga party na po kaming nakakaramdam, nakakarinig. Pero kadalasan talaga, sa gabing tahimik ang paligid. Doon mo mararamdaman na bakit ganun kaingay ang building. May mga talagang tinatawag natin na nararamdaman pero hindi nakikita. At panoorin nyo hanggang sa dulo dahil may hindi inaasahan na mangyayari sa investigation namin mamaya. Okay guys, so simulan muna natin dito sa labas. Makikita natin na maganda pa rin yung itsura niya. Hindi siya mukhang 15 years na inabandon na. Yung structure niya, yung color niya, hindi pa siya masyadong kupas at okay pa dito. Pero ang sabi nila kasi, based sa mga in-interview namin, ay yung mga pagpaparamdam at yung mga kakaibang hindi maipaliwanag na pangyayari ay magaganap lahat sa loob ng convention center na to. Kaya pasukin na natin guys. Sama ko ngayon guys, si Kainchek, si Jim at si Rick. At syempre sila kuya yung nagsabi sa amin ng location. Apat lang kami ngayon kasi marami nagre-request na gusto nyo mas konti lang kami para mas maging exciting ang adventure natin. Let's go! Sinimulan namin libutin ang nasa labas nito at ang napansin ko ay... So ngayon guys, pagpasok, makikita nyo na abandonado na talaga itong lugar na to. Bitak-bitak na ang yero dito at may mga sapot sa paligid. Sobrang lawak nitong lugar na to. Talagang ano siya, stadium. Kaya siya ginagamit na pang events dati for camping, or mga boxing matches, or kahit ano pang mga sports na pwedeng gawin dito. May second floor din siya guys. I-explore natin mamaya yan. Pero check na natin muna yung sinasabi raw nilang stadium. At sa pagpasok namin sa stadium, ay may nagsimula ng magparinig. Uy! Narinig ba yun? Mayakmakbang. Narinig yun?
Tatlong step. Di dyan galing sa baba, sa itaas. Okay guys, kasi nga, katulad ng ano, mga nakausap namin na malapit dito, marami na rin naninirahan ng mga entities or mga ligaw na spirits dito dahil nga yung mga na-disgrasya dito sa Marcos Highway ay naghahanap yung mga spirits ng matitirahan na abandoned na place at ito yung pinakamalapit. Ngayon pa lang, as early as now, papasok pa lang kami, may narinig na kaming tatlong steps. Lakas at malakas. Parang yung sounds niya parang may nalaglag. Pero di na lang namin pinansin at tinuloy namin libutin ang stadium. Okay guys, so this is the stadium. Tingnan nyo kung gaano siya kalaki. Ayan, may mga yero-yero pa siya. So ingat na lang ako yung check choy. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung stadium guys. Makikita nyo, sobrang laki. Siguro dito nanonood yung mga tao pag may mga sports or competition na nangyayari sa gitna. Pwede nga rin ata itong maging basketball court eh. Feeling ko ginawa rin itong basketball court dati. Sobrang ganda pa rin ang place niya until now. Napakalawak ng stadium, ngunit makikita mong marami ng pinagdaanan ito. Sa sobrang luma na ng convention center guys, makikita nyo butas na yung yero niya. Makikita na natin yung sky. By the way, ganda ng sky, ang daming stars. Matagal na talaga itong ano na to. Area na to, matagal na. Paano mo nasabi? Kasi tinan mo, makikita mo yung mga gamit oh. Yan na lang yung nakasaksi kung anong nangyari dito ng mga panahon na yun. At sa kalagitnaan ng paglilibot namin sa stadium, ay may nagparinig ulit. Ano yun? May naglalakad, no? Banda dito ko narinig eh. May tao ba dito? Wala naman, no? Kanina pa may naririnig kami guys. Either hangin yun or may nagpaparamdam. Pero so far, okay pa naman kami. Umpisa pa lang to. Dahil maya-maya ay mas magiging malala ang pagpaparamdam. Ngayon tapos na natin stadium. Explore natin yung mga CR nila. Heads up lang. Kaninang hapon nung pumunta kami dito para lang i-check yung lugar ay may kakaibang naramdaman si Rick at yung in-interview namin sa may CR. So, let's go. Pagtapos namin sa stadium ay sinunod na namin ang mga palikuran nila. May tatlong palikuran ang unang palapag. Ito ang unang CR. Wow. Parang bihisan, no? Dito yung locker room, tapos dito yung liguan. Dito yung shower. Wala talagang pumapasok kasi kung titignan mo to, oh. May mga agyo na yung paligid. Papansin nyo guys, ang dami ng dahon sa sahig dahil sa mga nag-overgrow na puno dito. So talagang hindi na siya naaalaga kasi abandoned na nga. And meron na siyang mga webs dun. At habang naglilibot kami ay bumibigat na ang pakiramdam ng pinsan ko. Mabigat pakiramdam ko dito. Dito sa CR? Oh, dito sa ilan to. Bakit? Ano napapansin mo? Hindi ko masabi pero parang may aura dito eh. Heads up lang din sa mga bago lang nanonood si Kinchek. Malakas yung pakiramdam niya sa mga presensya. Ever since pa. Sila ni Jim tsaka si Albert yung pinakamalakas yung pakiramdam sa mga presensya. Sila yung mga nakakapansin na nakakakita agad. So dito daw may nararamdaman si Kinchek. Meron dun boy. May nararamdaman ka dun Kinchek? Meron dun. Sa banyo. So this is the next CR. Tabi-tabi siya? Tatlong CR? Sa pangalawang CR ay parehas ang nakita namin. May mga tela sa lapag, agyo sa paligid at sanga ng puno na unti-unti na kinakain ng pader. Guys, mapapansin nyo sa lapag-lapag ay may mga plastic or unan ba to? Sinubukan kong buksan ang aking ghost tube at nagulat ako sa nakita ko. Huh. Meron kanina dito. Gago, Choy! Ito mo yan? May nakaupo? Gumagalaw, oh. Parang may tumakbong bata dito kanina. May nakakulay white. May nakita ka? Oo. Pakiramdam ko bata yun. Umakyat siya doon sa second floor. Kaya tinutukan ko ng plastic kanina. Para naikipaglaro? Hindi ko masabi. Maaaring nagtataka kayo kung bakit sa pinsan ko lagi nagpaparamdam. At mamaya ay mas magiging malinaw ang dahilan. Sa pangatlong CR naman ay binuksan ko na agad ang ghost tube ko. At ang nadetect nito ay similar dun sa nakita naming katawan kanina. Huh! Ano may nadetect kanina ng tao ah? Siya may katawan sa ilalim mo, oh. Parang nakaiga. Wala na. Nang matapos dito, ay lilibuti naman namin ang pangalawang palapag. Okay guys, so kakatapos lang namin dito sa first floor, chinek na namin lahat ng CR. So far, may nakita si Kenshik na dumaan na batang nakaputi. Si Jim, may naaninag siyang dumaan sa labas. May sumisilip. May sumisilip? Sa bintana, sa butas. Sa tako, may na-detect ako kanina doon sa CR na nakaiga. Pero ngayon, i-check muna natin. Exploring pa lang tayo sa second floor. Tara. Kaya umakyat na kami at ang unang napansin namin dito ay... Sobrang dilim guys. So, ito yung second floor nila. So far, very minor pa lang naman yung mga nararanasan namin. Wala pang sobrang lala. Wala pa rin akong nararamdaman na super bigat at kakay. Ano yun? Ba't nagsalita?
pag nag-auto-on yung ghost tube ko. Dito sa second floor ay mas kita ang buong stadium. So yun. Kadalasan nga, pag nakapwesto ka dito sa taas, VIP ka nun. Ah, VIP dito VIP. Sa taas. So siguro dati nilalagyan nila ng mga upuan to. Oo. Tapos dito sa baba yung... Dito yung nanonood sa baba. Galing. Ganda. Ganda talaga ng location. Actually, na-amaze ako pag mga abandoned places. Tapos, na-imagine mo, na-visualize mo yung ganda nito before. Dito sa second floor ay malumot na ang lapag, marami ring yerong sira at mapuno na rin sa paligid. Pero kahit ganun, nakakamangha pa rin yung laki at ganda ng pwesto niya. Imagine mo gano'ng kadaming VIP na sa itaas nito, ang lawak no itaas. Siguradong ano to, bigating convention to dati guys. Ang nakakapanginayang lang, hindi na nila na-renovate. Hindi na nila natuloy, napabayaan na siguro. Pero what could have been again? Gusto ko makita yung talagang totoong larawan nito eh. Sobrang lawak nitong second floor na to and feeling ko nga talaga VIP to kasi when you're here, makikita mo yung buong stadium eh. Parang mas magandang angle. It's very nice. At nang matapos na kaming libutin ng second floor, ay nag-iba yung pakiramdam namin doon sa huling corner. Dito sa last corner na to. Mabigat pakiramdam ko dito. Ay, ano ba yung? Parang may tumatapak doon, no? Yung narinig kayo? Parang nakatakong. Nakatakong na tumatapak? Sa itong corner na to, mabigat pakiramdam ko dyan sa corner na to. Dito? Bakit, oh. Mabigat? Uy, tara puntaan natin. Dito, di ba inikot natin yung ano, three corner, itong last corner na to, parang ang bigat, nanalamig ako dito. Oo nga, medyo maginaw nga. So ayun guys, naikot na natin itong stadium, buong two floors, and may mga kakaibang pagpaparamdam na kaming naranasan. Pero ngayon, mas kaklaruhin na natin yan, kasi sisimulan na natin ang paranormal investigation. At habang nagsasalita pa ako dito, ay may narinig na naman kami. Pakinggan, mabuti. From the act. Tapos nito ay kinuha na namin ang ghost equipments at dito ay sisimulan na natin ang paranormal investigation. Ngayon dala ko na yung equipments ko guys, simulan na natin yung investigation. Nag-setup na kami ng gamit para sa investigation, nilagay namin sa iba't ibang pwesto ang music box, REM pod, pati na rin ang EMF. Okay guys, so kakatapos na namin i-set up yung mga equipments namin, dito yung music box, dito yung REM pod, at EMF. Bago tayo gumamit ng spirit box at Estes method ay kita mo, try muna natin makipag-communicate gamit ang Kaso habang magsisimula pa lang kami ay para bang may sumasagot na agad sa amin. Ako nga po pala si Aga, si Jim, si Kane Check, si Rick at sumasagot, nandito po kami with utmost respect. Gusto lang po namin malaman kung meron makakausap kami, kung sino man nasa paligid ngayong gabi. Kung meron mang entity or spirits na nasa paligid namin, pwede kayo sumagot using this EMF, music box, or REM pod. Tadaan lang kayo at magti-trigger siya pag dumaan kayo sa harap ng music box or sa REM pod pag lumapit kayo dyan. Meron ba kami kasama ngayon? Gusto lang po namin makipag-usap. Ngunit lumipas ang maraming minuto na wala kaming nakuhang sagot, kaya naisipan naming lumipat ng pwesto. Napagdesisyon na namin gawin ang investigation sa gitna ng stadium. Pero habang papunta pa lang kami doon, ay... Nagdadalawa dito, Choy. So kailangan talaga natin lumipat ng location, guys. Napapansin ko dito, mas may activity. Choy. Choy. Activity. Okay. Oh my gosh! Choy, tumatatlo! Maapat! Fudge! At sa pagsabay ng pagpalo ng EMF ay ang pag-iba ng pakiramdam sa paligid. Choy, pansin mo? Parang ang lamig. Ang ginaw, oh. Na-feel mo, Rick? Hindi nawawala yung activity. Ano? Tumatatlo siya pa rin, guys. Kaya sinetup na ulit namin sa magkabilang dulo ng convention. Okay guys, so ngayon sisimulan na ulit natin ang investigation. Lumipat kami ngayon sa gitna guys at since nung paglipat namin ay nagkakaroon na ng activities kanina dito sa EMF at mas malamig na yung pakiramdam sa paligid. Sinetup na ni Rick yung equipment sa kabi-kabilang dulo para tingnan natin kung may mga activities na dadaan. At dito mas naging madalas yung pagsagot sa amin. Naglilimaw. Uy, tumunog. Okay. So, mas malakas nga dito. Ako po si Aga. Ito po si Jim. Pain check. Rick, may kasama po ba kami ngayon? Meron bang entities or mga spirits or kaluluwa na tumitira dito sa convention center na to? Pwede nyo gamitin tong EMF.
Meron? Meron. Okay? Okay, na-acknowledge po namin yung presence nyo. Iniimbitahan namin kayo na makipag-usap sa amin kung gusto nyo. Thank you, thank you. Pwede rin po kayo dumaan dito sa music box or dun sa REM pod namin. Tutunog po siya pag dumikit kayo sa kanya. Pilipino ba tong kausap namin? Pinoy! Yan yan naman. Lalaki po ba kayo? Lalaki? Kaya ito ba yung nakita ni Kinshik na tumakbo kanina sa hagdanan na bata? Batang lalaki ba to? Sa akin nakita kong bata, eh, taga dito ka ba? Lumima! So, nandito lang kayo sa paligid namin. Oo, may bata nga. Pwedeng sinasadya nila or pwedeng masyadong malayo yung mga equipments natin eh. Try natin ilapit. Sorry, Choyo. Kahit sunod-sunod na ang pagpalo ng devices at para bang may gumagalaw sa paligid, ay hindi pa rin namin makausap ito ng maayos hanggang sa may napagtanto kami. Hindi siya dayo ngayon. Taga dito siya ngayon. Oo. Kasi nag-ano eh. Ang pakiramdam ko, Jim, medyo nantitrip eh, no? Oo, maaari. Parang pagalawin niya yung equipments namin, pero ayaw niya, gusto niya dito lang. Or so, gusto niya sumasagot. Nakastay lang dito sa atin. Parang umiikot-ikot lang siya. Parang may naipaglaro lang sa amin. Eh, naglilima-lima, guys. Bata eh. Mahilig silang maglaro talaga. Ayun o. Ako taga nagsagda. May nakikipaglaro sa amin ngayong gabi. Ah. Dito naman ay nasulyapan ni Jim yung batang nakita ng pinsan ko kanina. Sino man nandito ngayon? Gusto niyo bang kausapin namin kayo gamit ang spirit box para mas maintindihan namin kayo? Tumunog. Tumunog na naman. Sino tumunog. Nagsabi na sa kaliwa? Nasa, si Jim nasa kaliwa. May nakita ka sa kaliwa? Habang tumatagal ay mas nagiging malinaw na na may nakikipaglaro sa amin. Bigla-biglang tumutunog ang music box at kakaibang pagpalo ng EMF. Hindi pa namin malaman kung ano gusto nilang sabihin sa amin, kaya ginamit namin ang spirit box para mas malinawan. So, sa kausap namin kung bata man ito, gagamitin na namin ang spirit box para makausap ka ng mas malinaw. Sana mas makipag-communicate ka sa amin or kung sino mang ibang entity pa na nasa paligid. Dinikit na po na parang gusto nila. Ooh! Oo! Oh, ang galing mo ah! Jesus, Marose. At saka ang lamig na! Sabay-sabay tayo na naramdaman! Lumalamig na. Na, sobra. So guys, nilapit namin ngayon yung music box at yung REM pod. At ayun o, nararamdaman ko yung hangin niya yun dito. At the same time, nagtitrigger na yung EMF pero natin. Pero kanina, nung nandito kami, hindi ganito. Wala, oo. Oh, ipapawisan pa nga ako eh. Ngayon, magtatanong na kami. What? Sino tong kasama namin ngayon? Pwede ba malaman pangalan mo? Nung oras na to ay hindi namin masyadong marinig, pero nung pinlay namin yung video, ay malinaw ang mensahe. Ano? Pwede ka bang magpakilala? Oo, dito sa nasa kaliwa namin ngayon. Ano pangalan mo? Gusto lang namin makipag-usap. Philip? Parang Philip eh. Ikaw ba yung bata na nasa kaliwa ngayon? Pwede ba malaman yung pangalan mo? Baka nakikipaglaro ka sa amin dahil ayaw mo kami kausapin using spirit box. Pero maaari ba namin makuha lang ang pangalan mo? Lalaki po ba kayo? Yeah. Dito ba po kayo pumanaw sa lugar na to? Kayo po ba yung nasa bintana, yung sumisilip? Kayo po ba yung nasa hello! May hello! May nag-hello! Nasa tabi ba namin kayo ngayon? Malamig kasi ang paligid namin. Ano? Sumasagot siya dyan eh. Kaluluwa ba to? Spirit ba to? Yes. So is this a spirit of a boy? Oh. Parang ganun. Parang pinaglaruan talaga tayo, no? Dito ay halos isang oras namin ginamit ang spirit box. Pero first time lang nangyari na madalang lang itong sumagot
Ngunit tuloy-tuloy ang pagti-trigger ng ibang mga ghost equipments. Ang weird kasi pumipitik yung mga ibang equipments natin pero dito sa radio. Oh, dito talaga kanina pa tumutunog. Parang feeling ko na ipaglaro eh, ayaw makipag-usap eh. Tinanong din namin kung posible bang ito yung pumanaw na atleta, kaso wala ring response. Para sa lalaki dito kanina na nakausap namin, isa ka bang athlete? Atleta ka ba? Naglalaro ka ba ng sports? Gusto lang namin malaman kung ano nangyari sa'yo. Pero dito sa pangyayaring ito, ay mas naging malinaw ang lahat. Kanina pa tayo pinaglalaruan yung bata. Tinan mo, iyan lang ang paborito niya ng laruan, yung aparatong yun. Yan lang lagi ginagalaw niya. Kanina pa niya pinaglalaruan yan. At siya lang nakagawa of all the vlogs na ginagawa ni Aga. Siya lang nakagawa na kinalaw niya yan nang hindi niya pinatunog. Pinaikot niya lang. Pinaikot lang niya. Kasi nung nakita ko yung bata, tumatakbo talaga. Tapos nagtaka ko, napatunog niya yung aparato dun sa tulo. Imagine mo gano'ng kalayo yung bago siya maglaro. Eh, merong gano'ng spirito entity na talagang nagkikipaglaro lang sila. Wala silang nagiging purpose. Wala silang plano makipag-usap. Oh, talagang gusto lang nila makipaglaro. Wala silang nagiging purpose. Mukhang goods naman yung spirit kasi nakulay white yan eh. More or less gusto lang niya makipaglaro. Ayaw niya makipag-usap. So, gusto lang niya talaga maglaro. Laro lang. Ang word ko lang, puro laro. Oh. Yan, grabe ito. Gusto lang niya makipaglaro. Pero sa atin naman, gusto natin siyang tulungan, gusto natin siyang makausap kung ano ba ang nangyari dito. Grabe, Choy! Tinan mo, ang weird nito! O, tinan mo, gusto niya makipaglaro. O, tinan mo, o, gusto niya makipaglaro. O, o, iba tayo, Minto. Bata nga to. Kanina ko pa sasabi nga, bata yan, boy. Gusto mo makipaglaro kay Quente? Yun lang ang gusto mo eh, makipaglaro ka. Nakikiusap kami, sana makausap ka namin para alam ko ba kung ano nangyari sa'yo. O, so free yun spirit na gusto niya lang talagang mag-enjoy? Actually, naniniwala ako sa free spirit eh. Ayan, kasi gustong-gusto lang niya makipaglaro. Actually, ngayon lang yata tayo naka-spirit ng bata. Spirit. Oo, ng bata. Na parang sobrang playful. Yung oo, playful talaga siya. Last option na lang natin yung Estes. Oo, oh, try natin Estes, right? Kaya dito, ginawa na namin ang Estes method. Ayan, ito ngayon si Rick, ang aking editor. Oh, ayan. Pwede kayong maglaro. Pwede mo siya kausapin using this ano headset. Pwede ka magsalita, mag-transmit ka ng messages through the spirit box. At si Kane Check, yung kalaro mo, magtatanong siya sa'yo. Sagutin mo lang. Ano mo kalaro? Katanungan ko. Ano mo na, eh. Kanina mo pa kayo naglalaro, eh. Kanina pa kayo naglalaro. Hirap yan, boy. Oh, diba? Okay lang ba sa'yo yun? Maglalaro? Oh, okay lang. Okay. Okay lang. So, maglalaro tayong... Ooh. Okay. Maglalaro tayo ngayon. Ito, oh. Naglalaro na yung balay mo. Gagi, kilikilabutan. Kilikilabutan, naglalaro na rin yung balay. So, ready ka na may paglaro? Ito naman ngayon ang tripan mo kanina, yung EMF. Ready ka na may paglaro? Okay, so, sa start. Okay. Game. Tinan mo kanina. Uy. Kanina, ito. Tapos ngayon, ito na naman. Talaga na yung paglaro lang sa atin. Hindi, wait lang. Ilapit pa kaya natin isa. Ayun na, wala na siya narinig yan. Ang tanong ko ay, anong pangalan mo? Ikaw ba yung batang nagpakita sa akin kanina? Bakit mo ginagalaw yung aparato? Gusto mo bang makipaglaro? Try mo kaya kausapin mo siya ng parang bata? Bala, tatakot eh. Hi, hello, kamusta ka? Hmm. Pwede ba kitang makausap, kaibigan? Para malaman lang natin kung anong nangyari sa'yo o pwede ka namin matulungan. Bakit mo pinaglalaruan yung EMF saka yung music box? Hindi ka namin pinapagalitan, ha? Oo. Ayun, sumasagot ka sa EMF pero sagot ka dito. Itong device, pwede mo ito gamitin. Isa ka ba sa mga na-aksidente sa may highway? Isa ka ba sa mga... Oh! Kasama mo ba family mo, daddy, mommy, nun may nangyaring accident? Weird. Ba't wala? Kahit yung kaunti na sumisingit na boses, wala. Weird, no? Naisip namin na baka natatakot siya sa equipment na spirit box. Pero nag-decide kami gawin ng SS method na isa pang beses. At ito ang nangyari. Hi, hello! Anong pangalan mo? Ay. Isa ka ba doon sa na-aksidente doon sa highway kaya nag-stay ka dito? Hmm.
No. Ikaw ba yung bata nga nakita ko kanina doon sa hagdanan? You? Oh, ako, nakita kita. At ikaw din ba? Yes, you. Ikaw ba yung naggagalaw ng mga gadget na dala namin? What? Are you the one who touched the device here? Are you the one who's playing? Umiyak na bata. Umiyak na bata? Nahilabot ako. Ikaw ba yung nagpapakilabot sa akin? Umiyak na bata. Umiyak na bata? Nasaan yung... Pero sobrang hina lang. Nahilabot ako. Saan dito sa area na to yung umiyak na bata? Why? I'm just asking you, are you the one who's crying? Umiyak na bata lang naririnig ko. Ang dadali lang, wait lang. Sabi nila atin yung umiyak na bata dito, kaya nangingilabot ako. Ha? May record dito, may narinig yung mga tao dito, umiyak na bata. Awe? Oo. Sino sabi? Sa atin. Sino yung nakarinig ng umiyak ito na bata? Ito si ate. Matagal lang po namin naririnig dito yon, kasama din po yung mga kamag-anak namin. Namin umiyak po na bata dito. Napagtanto namin na kaya baka hindi na nagre-respond yung bata dahil baka ang dating sa kanya ay pinapagalitan siya. Kaya humingi kami ng tawad at pinagtasal ang kaluluwa niya at tuluyan nang tinapos ang paranormal investigation sa gabing to. So, ayun guys, I guess dito na namin tatapusin yung journey namin and our paranormal investigation for tonight. First time lang nangyari na wala talagang tumutunog pa rin, no? Parang ayaw niya kami paalisin. Gusto niya pa rin makipaglaro. Pero pagkamala niya ang laruan. Oo, pwede rin, no? Pero yun nga, na-confirm na namin. Wala na naman kaming any na negative energy or negative entities. Wala kami naramdaman. Natatawa nga ako may kanina doon sa nangyayari. Meron lang talagang naipaglaro sa amin. And first time lang mangyari sa buong exploration namin na wala nakipag-usap. Ang weird kay Rick, sa akin. Ayun, no? Hanggang ngayon tumutunog. Ito, tumutunog lang. Nilalaro lang yung aparato namin kanina pa. Dalawa lang yung nilalaro niya. Yung EMF, tsaka yung ano. Feeling ko doon sa REM pod at saka doon sa spirit box, baka ano siya eh. Hindi niya trip or baka natatakot siya. Pero just playing with us. And I guess dito ko natatapos yung... Yung spirit box tsaka yung REM pod, pares na may antena. Ano meron kung may antena? Yun yung ayaw niya. Yun yung ayaw niya. Ah! So hindi niya gusto laruin yung mga bagay na may antena. Baka natatakot siya. And first time lang namin makaranas na ganung pumalo yung EMF. Diba? Yung bawat tanong namin sumasagot ng ganun. So sobrang amazing pa rin. Hindi siya yung nakakilabot, nakakatakot na experience, pero more on nakakamanghagin siya. And para sa bata na nakausap namin, we pray for his soul. Pero alis na kami, bye-bye! At sorry din sa ano, kasi hindi rin namin sinasadya yun. Sorry kung natakot ka man sa mga aparato namin. Pero guys, sana na-enjoy nyo to. This is our Tarlac Exploration and Investigation. Mag-aapat na oras na rin kami nandito, plus yung exploration baka 4.5. Tatapusin ko na tong vlog na to. Thank you very much for watching. Ingat lagi, God bless. See you in my next vlog. Kakaibang paranormal experience ang naranasan namin ngayong gabi. Yung ramdam mo yung bigat ng pakiramdam sa paligid, ngunit ito ay nakikipaglaro lang. Maaring ang batang nakasalamuhan namin ay isa sa mga pamilyang naaksidente sa highway na nanirahan sa abandonadong convention na to. At ang tanging magagawa na lang natin ay ipagdasal siya.